Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasama ni Jesus noong nabubuhay pa at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila, kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap, "Ano ang gagawin natin sa mga taong ito?" Tanong nila, sapagkat hayag na sa buong Jerusalem na hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig," at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Pedro at si Juan ay nasa harap ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay ang pinakamataas na kapulungan na namamahala sa mga Hudyo. Parang iyan ang Congress, ang Korte Suprema at ang presidente ng bayan natin na pinag-isa. Nakilala sila ng mga leaders na mga ordinaryong tao lang na hindi naman edukado pero matapang at ngayon ay magaling nang magsalita. Nakilala din nila na ang dalawang ito ay mga kasama ni Jesus. Hindi nila may pagkakaila ang milagro na nangyari. Nandun ang taong dating pilay na kilala ng lahat kasi palagi siyang namamalimos sa patio ng templo. Nandiyan ang ebidensya na may himala na nangyari. At hindi lang ito maaaring gawa-gawa ni Pedro at ni Juan. Pero ayaw pa rin nilang maniwala. Ramdan din nila ang sentimiento ng mga tao na sila ay naniniwala sa milagro at marami na ang naniwala sa kanila sa salita ni Pedro. Kaya may 5,000 na nadagdag sa nanampalataya kay Jesus. Pero ayaw pa rin nilang maniwala itong mga leaders na ito. Totoo ang kasabihan, sa ayaw may dahilan, sa gusto may paraan. Talagang ayaw nilang maniwala kahit na may proof na. Ang solusyon na lang nila ay pagsabihan ang mga alagad na manahimik na lang. Takuti na lang sila. Pero bigo sila. Hindi natakot ang mga alagad. Tahasang sinabi sa kanila na hindi sila maaaring sumunod sa utos nila
kasi hindi sila maaring manahimik sa kanilang nakita at narinig. Nanindigan ang dalawang probinsyano. Sila ay mga saksi. Kailangan nilang ipahayag ang kanilang nakita. Marinig ba nating sabihin ang sinabi ni Pedro? It is impossible for us not to speak about what we have seen and heard. Pinadala ni Jesus ang kanyang mga alagad na maging mga saksi, mga witnesses. Mahirap mapatahimik ang witness. Bunga yata yan ng kanilang karanasan, ang kanilang sinasabi. Hindi lang ito binalita o nabasa sa Facebook o napanood sa TV o napag-aralan sa school. Ito ay karanasan ng kanilang buhay. Ito rin ang sinulat ni San Juan sa kanyang liham pagkaraan ng maraming taon. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ay siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig at nakita, na pagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatutuhanan namin at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Iyan yung kanilang witnessing. Ang pananampalatay isang karanasan, isang encounter with Jesus. Kung talagang natagpuan natin siya at nararanasan natin siya, hindi tayo mananahimik na magsalita tungkol sa kanya. Panginoong Jesus, bigyan po ninyo kami ng tapang na sumunod sa iyo at manindigan para sa katotohanan at katarungan. Huwag po sana kaming magpadala sa takot at sa hiya sa aming paglilingkod at pagsasaksi sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.